Good morning, everybody. But before anything else, I would like to pray first. Eternal God, our Father, maraming pong salamat itong araw na ito na pinagkaloob mo po sa amin upang maunawaan ang iyong mga salita. Hiniling po namin ang iyong inspirasyon na kayo po ang mag-guide sa aming mga sasabihin ngayon at kayo, Holy Spirit, ang magdedirect kung anong gagawin ko at masasabi na inspired po makikinig ngayon. Thank you so much, God, for everything. In this new way, pray. Amen. When you heard the word love, what comes to your mind? Share your love, giving, relationship. There are many definitions of love. But today, I'm going to share with you the most familiar word, even memorize it already, but I'm going to show you the different angle. This John 3:16, for God so loved the world, and He gave His one and only begotten Son. Whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. But I'm going to focus now the love. God loved the whole world. He loved everybody. He loved for all kinds of people, and including the guys, the gays, the lesbian, and all of us. He loved us for all kinds of places, those in China, Africa, India, Muslim, Buddha. But the problem is, though they know the God of love, maybe some of them know, how about here in America? Many religious group here, even sa lahat ng ating mga kaopisina, katrabaho, neighbor natin, alam ba nila na mahal sila ng Diyos? O kahit yung ating kapitbahay, ating mga magulang, ating mga kapatid, alam ba nila? Maaring alam nila, pero sila ba'y naniniwala sa pagmamahal ni Jesus? Si Jesus ay pumunta dito sa lupa, namatay, nabuhay, pero nung namatay siya, at nagkaroon ng relationship sa bawat isa sa atin. God loved us so much that He gave His only Son. So, ano ang dapat natin gawin? Na sinishare ba natin ito sa mga kamag-anak natin? Kapatid natin? O hindi natin ito kayang gawin? Bakit? Nahihiya ba tayo? Why? Ang sasabihin ba natin, hindi ko kaya mag-share. Tas sa China, sa Africa, sa India, malayo. Pero dito mismo, sa ating lugar, sa ating bahay, pwede natin i-share pag mamahal ng God. Pero kung minsan, hindi natin na i-share. Dahil, iniisip natin, hindi natin kaya. Ma-i-share natin siya kung siya ay mahal na mahal natin siya. Lumalabas ang ating damdamin. Lumalabas kung ano yung natanggap natin sa kanya, dapat i-share na natin. Pero kadalasan, natatakot tayo baka tayo i-recheck ng ating mga kapatid, ang ating magulang, ang ating neighbor. Bakit tayo matatakot kung si Jesus ay nandito na sa loob natin? Siya ay punong-puno. Binigay na niya sa atin ang power ng gagaling sa Holy Spirit. God is in us already. Share that love. Share it. Unconditional. He accepted us. He included us in the triune love. When we realize the greatest love that He gave it to us, paano kaya umaapaw ito sa ating damdamin? Ipamahagi natin ito, yung kanyang buhay. Maniwala tayo sa kanya. Sapagkat, ang pinakamalaking kasalanan ay ang hindi pagtitiwala sa kanya. Maniwala tayo sa kanya at kompleto na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. I-share ko sa inyo ang isang tao na kilala ko sa Bilibid. Siya isang leader sa New People's Army.
sa labas ng bilangguan. Pero nung siya ay nabilanggo, nagkasakit, nagkaroon ng TB, tuberculosis, at tinaningan na siya ng doktor, isang araw ka na lang mabubuhay. Skin and bone na lang siya. Wala kang makikitang flesh sa kanyang katawan. Pero before that, may nag-share sa kanya isang RBO, Religious Volunteer Organization. Sabi niya ganyan, tanggapin mo si Jesus Cristo at magtiwala ka sa kanya at ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Wala siyang pagkakatiwala sa Panginoon sapagkat lahat ng dinaanan niya, puro kasamahan. Kung saan ang krimen, nandun siya parate. Pero nung halaw araw na yon, sinabi sa kanya, God, kung totoong nandyan ka, bigyan mo ako ng sign. Yung gabing yun, may lumilipad-lipad na pagparo. At ito'y bumagsak doon sa kanyang dinuduraan ng pan. At hindi na siya makalipad. Kinuha niya yun dahan-dahan at pinalipad niya. Hinugasan. Kawawa ka naman, sabi niya ganun. Parehas tayo. Wala nang pag-asa, tinaningan ng buhay. Pero ngayon ikaw nakakalipad na. At doon, nung kinabukasan na yun, pag-gising niya, nagkaroon siya ng masiglang pakiramdam. At ngayon, malakas na siya. Bigla siyang nagkaroon ng healing. At nagulat pa nga yung mga doktor doon. Hindi ba isang araw na lang ito, bakit ngayon ito'y lumalakad na muli? At doon, nag-umpisa noon, nagpapahayag na siya ng pagmamahal ni Kristo sa kanya. Na ang mga tao na sa hospital din, sinasabi niya, mahal na mahal kayo ni Jesus. Maniwala lang kayo sa kanya. Itong impiinto na leader sa labas, na wala ng pag-asa sa kulungan, ngayon nagkaroon ng pag-asa, nagkaroon ng buhay, buhay ng isang Kristiyano. Ngayon, binabahagi na niya ang pagmamahal kay Kristo. Kaya ngayon, siya na mismo ang nagsasabi, hindi na kailangan lumabas pa ako ng bilangguan para lang i-share ko ang pagmamahal kay Kristo. Mahal natin si Kristo, mahal na tayo, kaya sinare natin ang buhay niya. Kaya ngayon, for God so loved the world, He gave His one and only begotten Son. Whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Let the love of God light in Jesus to all of us. Amen.